my YouTube channel. Ayan, so for today's video, carry siya. So, bumili si ate ng taho, ube jam, and strawberry. So, gusto niya kasing matry yung lasa. Anyway, itong vlog natin for today's video is ito yung papunta kami ng Sagada. Mag-strawberry picking kami and baka magbanawin pa kami. So, hindi ko pa sure pero dadaan muna kami ng Session Road sa Palengke para bumili ng mga pasalubong kasi hindi na kami babalik dito. So, bibili muna kami ng pasalubong and after namin mag-check out is yun nga, pumunta kami ng Session Road, mamimili ng pasalubong. And after nun is kakain kami sa Lemon and Olive. So, doon na kami magla-lunch. So, abangan niyo na lang mamaya yung pagbibili natin ng pasalubong. So, kami lang nila ate kasi si Pocho kasi kayo. May iwan sila sa sasakyan dahil sa gilid lang kami magpa-court. Habang kami ay mamimili kami ng kape at pasalubong para sa family namin. So, later magkita-kita tayo sa pasalubong area. So, after nun, lunch na din kami. And update ko na lang kayo. So guys, namimili na tayo ng mga pampasalubong agad. Ate, kuha din ako neto. Sige. So, nabili tayo ng kanilang ube jam. Tapos, meron din tayong Good Shepherd. Kasi Good Shepherd talaga yung pinakamaanong ube jam dito. So, para pasalubong din, para sa ating mga mahal sa buhay. Again and again, hindi pwede mawala yung pasalubong every time na nagta-travel ka. Ay, hindi, ito yung akin. Apo, hindi po. Yung dalawa pong ganito naman ako. Apo, tapos ito po, before 100. Tatlo din po. Tapos tatlong peanut butter din. So, hanap tayo ng iba pa. Tapos tatlo niyan. Tapos tatlong peanut butter din. Sa strawberry. Apo, kasi may pa-pretty sila dito. So, ayun na. Ang sarap niyo talaga. And bibili din tayo dito sa 64100 para sa pasalubong doon. Harap! Delicious! Yung strawberry jam, di kasi mas pala strawberry jam sila mama. So, hindi ko alam kung bibili ako, pero baka bumili na lang din ako. Na-enjoy ko yung pre-taste dito. Ayan, look! Sa mga pasalubong, di mawawala itong ating 6. Ayan, te. Tapos itong dalawa. Gcash payment ako. Sabi ni Ate, 20 na kayo. Tapos ito daw 64100. Ayan, naka-video. So, ayan. Pili tayo. At ito nga ito. Iba-iba kulay. Ito, masarap ito. Ano to, te? Punch bar po, parang brownies. Ano to, te? Ay, dami ng bibig. Ano pa kaya? Ano pa yung chips? Magkano dito, ate? Tatlo 100. Tatlo 100, eh. Sorted mo, pwede. Atong... Yan. Pwede rin sa mga cornic, tsaka dito, te. Ano pa ba yung mga pwedeng ipasalubong, te? Ay, ate, meron kayo dito parang pile ba yun? Yun ang pili nuts. Magkano yung ganun yun, te? 250, kahit sa 200. Pero may pili tart din, yun lang. Ito? Magkano sa ganito niyo, te? 150, 60 pieces na yun. 150, 60 pieces. Sige, te, kunin ko na ito. Diyos mo, yun ang dali kong kausap, te. And sa mga ganito, te, magkano? 124 pieces. 124 pieces na din. 100 pesos. Cheese bar man. Magkano dito tayo? 100. 10 pieces na. Sige, teko. Bigyan mo ako. Gusto mo yun? Kung ano yung sinasabi natin, binibili din natin. Unang araw pa lang. Strawberry jam pa yun. Ate, di ba tatlo 100? Oo. Sige, teko mo na din ako strawberry tatlo jam. Lang. Tatlo. Ano pa ba? Ang dami pa lang. Ang dami ko nang pinagbibili. Meron pa akong ilig. May Ilocos pa. Ayan.
ano pa ba? Mga kumakita eh. Sige, ate, okay na yan. May pili tart na mo. Ito masarap, yeah, ma. Sige, teto, okay na lang ko muna. Eko bag ka pa? Add na lang ako ta eko bag. Ikaw na bigay mo ng let's speak. So, ayan guys, tapos na tayo. At kailangan pag mamimili ka dito is may eco bag ka talaga. So, bibili lang tayo ng eco bag para sa ating pasalubo. Yes po. Ayan, magay ka ate. Ayan. So, ano store niyo te? 447. Ayan, kung bibili kayo ng mga pasalubong dito sa Baguio, punta kayo dito sa 447. Ayan, bibigyan kayo ng mga discount ni ate. So, iwas na lang kayo sa GCash payment para wala kayong additional. Pero, kahit cash naman, nagbibigay pa rin ng discount sila ate. Nagbablog lang po. Okay. Magkano po? 1,070. So, 1,070 yung ating... Mas mura ngayon yung pasalubong natin ha. Last time, umabot tayo 4K. Pero, gagamitin muna natin yung ating phone. So, i-update ko na lang kayo mamaya. Ayan guys, nandito na kami ngayon sa Olive. Ay, ano ito? Lemon and Olive. So, ito pala is fine dining. So, ayun na lang ulit kami kakain sa ganitong klase ng restaurant. And nakita niyo naman na sa ating montage yung ating mga food. So, yung in-order ko is chicken kebab with plain rice siya. Tapos, may mga kasama na siyang mga gulay. Like, may carrots na siya, may palemon, sibuyas, kamatis. Parang mini salad na din yung atake niya. Ayan. So, kakain muna kami and ito yung aming lunch kasi kanina nakita niyo na yung breakfast namin sa last vlog ko, which is yun yung libreng breakfast nung nag-check-in kami sa hotel. And this time, dito naman kami kakain sa Lemon and Olive and ito yung aming lunch.
So ayan, tapos na kami kumain. And ngayon na lang ulit ako nakakain sa ganito. So na-enjoy ko naman siya. At ang sarap ng mga food nila, yung mga kanilang mga kebab. And may tinikman ako dito na parang fried pepino. Ayan o. Pero anong tawag niya? Anong tawag dito ate? Zucchini chips. So, para siyang fried pepino. Pero ang sarap niya. Ano to? Parang starter pack dito sa lemon and olive. So far, na-enjoy naman namin yung food. And until now, nakain pa siya. Kamusta yung pagkain dito? Gulay. Ngayon lang tayo nakakain ng healthy food. May ganyan sa idea. Pero kamusta yung kebab nila? Yung pork and chicken. Kasi nag-share naman tayo. Masarap. Naka-ano lang kasi kami, naka-plain rice, tapos ako naka-mango shake. So, later, update ko na lang kayo sa aming next itinerary na gano'n. And kain-kain na kami. So, ayun guys, tapos na kami mag-lunch and we're here, nasa Strawberry Farm. So, pag mag-CR kayo dito, may bayad. Nakakunta ko nina, mag-CR ako, wala akong dalang cash. May bayad pala siya. So, kailangan mo magbayad ng 5 pesos. Anyway, bumili tayo ng kanilang authentic strawberry ice cream for only 50 pesos. Ay! So, dadalhin ko pa kayo sa pinaka-farm talaga para makita niyo kung gaano kaganda yung strawberries. And, marami na din kayong pagbibilang dito. Meron na din silang mga tindang mga pasalubong. Ayan, may mga pag-inyan na sila, Joanne. Tapos, marami na din ditong fresh fruits. Tsaka yung mga yung mga strawberry na nakuha na talaga. So, it's up to you kung yung bibilin mo ba is yung mga kinuha mo or yung mga naka-display na lang sa kanila. Strawberry ice cream na lang. So, pupunta muna kami sa entrance at i-update ko kayo. So, guys, nandito na tayo sa Strawberry Farm. Kaya lang may pa-note sila na no strawberry picking daw. Sightseeing lang and picture taking. So, hindi tayo makakapag strawberry picking kasi off-season daw ngayon ng strawberry. So, iikot na lang namin kayo dito. And may mga magaganda naman dito ng spot like this. Ito, ayan. May pagaling sila dyan. Ayan. So, tara. Tignan natin yung mga strawberry dito para makita niyo din. Sayang hindi tayo makakapag-picking pero that's fine. At least makikita natin yung strawberry farm.
So guys, nakita niyo na. Wala kayo nakita ng strawberry. Kasi off-season na daw nila. Ang gulo naman ang buhok ko. So off-season na nila at wala talaga kayong makikita ng strawberry kundi more on lettuce lang yung makikita nyo. So yung pagpunta namin dito is off-season nila. So no choice tayo. Wala tayong mais, ano, mapipick na mga strawberry. Pero may mabibili kayong mga strawberry dito if you want. Pero yung kayong talaga yung kukuha para ma-experience nyo yung pag-harvest ng strawberry is wala kasi naka off-season sila. Anyway, hindi ko pa alam kung ano yung next na mangyayari kasi kala namin talaga makapag-strawberry picking kami pero dahil nga ulit-ulit, wala. So, tignan natin kung alam pa yung pwedeng mapasyalan dito sa La Trinidad para dito na lang din kami magstay and kinabukasan na kami magsagad. So, bumili lang kami nila ate ng mga ukoy, Shanghai pati toge para may kainin sa daan. Ayan. And lalabas na kami, so i-update ko kayo mamaya. Sayang yung outfit natin, nagganto-ganto ko kasi ng strawberry picking. Strawberry nga. Pero ang ganda ng sunflower, oh. Ang ganda. So wala. Okay lang yan, i-ano na lang natin. Ilalagay ko yung suka sa ano, sa baso pa. I-check na lang natin mamaya kung ano pa yung next nating pwedeng puntahan. So ayun mga Bex, wala na kaming ibang naging ganap kundi maghanap ng pagtutulugan namin dito sa La Trinidad Binguet. So after namin mag-strawberry farm, nasabi ko naman sa inyo na hindi kami nakapag-picking kasi hindi na season ng strawberry. And now, nakahanap na kami kung saan kami mag-i-stay. So nandito kami sa Wanais. Ito ay homestay dito at ang nakuha namin is parang apartment siya. So, meron siyang 2-bedroom and ito yung room namin ni Daddy Paul. So, ipapakita ko sa mama yan. And ganito din naman yung room nila ate. So, na-avail namin ito for only 3,000 pesos kasi one night lang din naman siya. At sobrang ganda ng view dito kasi mountain view yung makikita mo. As in, kitang-kita mo talaga yung mga city lights. And anyway, itong vlog na ito is papakita ko sa inyo yung mga pasalubong na binili natin. Kasi kanina, nung nagbablog ako, biglaan lang talaga yon kasi nagsasamahan ko lang yung ate ko bumili ng kape. Pero sabi ko, andun na din naman kami. Tsaka, nandun na talaga sa pasalubong center, di ba? Na alam mong mura talaga pag bumili ka dun. E di, dun na kami bumili nila ate. So, ayan, bumili kami. Ito ang nabili namin ko sa strawberry farm kasi kala ni Daddy Paul, hindi ko siya nabilihan ng lengua. Siyempre, binilang ko siya ng lengua. Hindi naman pwedeng hindi dahil favorite niya talaga ang lengua. So, meron tayo ditong lengua, yema, another lengua. Ayan, dapat 6 na lengua lang. Pero masarap, malasa siya. And eto, taro strip. Taro. Ano to? Taro strips. So, tikman natin. Kasi sa pinagbilang ko kanina, walang ganito. So, tikman natin. Wala. Ay, hindi naman magpabukas, be. Kaya lang din, parang potato chip. Ayan yung mga pinabibili natin. Meron natin dito. Gaya kayo, my girl. Meron tayo dito, pulboron, pastillas, sampalok, snowballs. Ano yung snowballs? Hindi ko pa natikman. Peanut brittle. Another lengua. Mukhang kinuha mo lang yun ah. Oo, ano. Another lengua. O, lengua ulit. Peanut brittle. O, peanut brittle ulit. O, lengua, iba kulay. Yun. Oatmeal fudge bar. O, dami niya na. Yema. O, fudge bar ulit. Snowballs ulit. Ay, favorite ko to. Ang choco flakes. Meron din choco strawberry flakes. Another chocolate flakes. And ang kanilang cheese bar. Iba-iba yung flavor na nakuha natin. Meron velvet, may cheese, may ube. So, masarap to, guys. And, eto, pili tart. Meron tayo ditong 60 pieces na pili tart. Kala mo, hindi kita binila nito. Huwag ka mag-alala, meron ka din itong pili tart. And, ubi jam! Expiration date is August 12. So, kailangan pa rin ito ilagay sa ref kasi yung iba, pag binuksan daw yung ubi jam, mga 3 days lang yung lifespan niya. Kaya, mas pinili ko to para medyo magtagal-tagal din. Pero alam ko, mauubos naman to agad sa pamilya namin. So, meron kami dyan. And,
peanut butter. Tatlo din, bumili kami ng peanut butter. So, hindi nawawalan yung pamilya namin ng pasalubong. Lagi ko yung sinasabi sa inyo kasi priority namin yung family namin. And iba talaga sa feeling every time na nagta-travel kami tapos ibibig. May iisip mo kagad na ipapasalubong natin sa pamilya natin, diba? So, happy naman kami. And, ano pa ba ito? Oh, kanilang ubi jam. Ito yung parang classic-classic na ubi jam lang. Ayan. Magsawa sila sa ubi. Magsawa kayo sa ubi jam. And syempre, what's Baguio? Uy, what's Baguio kung wala tayo? Strawberry jam! So, bumili din ako ng strawberry jam. Kahit na ginmailig yung parents natin din. Pero at least, naanohan natin sila, nabilhan. And, meron din kasi dito yung doctor ko, yung nag-aayos ng teeth namin ni Paul. So, bibigyan ko din si Doc. And sa ating Tom's World, hindi natin makakalimutan yan. And sa dalawa kong friend, yung isa na sa Siargao, yung isa, andun sa Santo Niño, busy sa kanyang business. And soon, pupuntahan din natin yung kanyang business. Anyway, yan yung nabili natin sa Pasalubong Center. So, hindi pa dyan natatapos, guys, kasi marami pa po kami pupuntahan. And ang mangyayari ngayon is, ang lalayo pala talaga ng Agwat. So, bukas, punta kami ng Sagada, almost 4 hours yung biyahe. Para makapunta kami ng Rice Terrace. Saan ba kami pupunta pa? May pumuntaan pa pala kami, parang tulay-tulay, hanging kineme. Pupunta din kami doon. And ayun lang, pinakitaan ko lang kayo. And mamaya, syempre, hindi naman natin pwedeng mawala sa travel natin to. Yung pagtutour at pagsasabi ng details kung saan kami nag-stay every time na nagta-travel kami. Kasi wala talaga kaming yung parang nakasettle na, oh, sa ganitong araw naka-check-in tayo sa ganito o sa ganyan. Hindi. On the spot lang din kami naghahanap ni ate kasi para maganda, at least malapit sa mga gusto naming puntahan, di ba? So later, ipapakita ko sa inyo itong apartment na to, itong Sawanis Homestay, na for only 3,000 pesos, ma-avail yun na to kasi laki talaga nito at sobrang ganda pa ng veranda. Kitang-kita niyo yung mga city lights at sobrang lamig. So, makita niyo wala kaming aircon dito talaga. So, yung temperature, yung lamig lang talaga na bago yung mararamdaman namin. Anyway, magkita-kita tayo sa ating next vlog. Ay, next vlog agad. Anyway, mamaya ipapakita ko sa inyo after nila ate at kuya kasi si kuya is nag-aaral pa. So, mamaya ipapakita ko sa inyo ang aming room. Same lang kasi ganito din room nila ate at yung CR, yung sala, pati yung balcony. So, mamaya na lang! Bags, for sure, nakita niyo na yung pinag-stayan namin. And I hope na nakita niyo talaga siya ng gusto. Kasi minantage lang natin, hindi na tayo nagsalita no, kung ano-ano man. So, ayan, nadako na tayo sa ating next vlog kung saan papunta na po kami ng Sagada. So, tapos na tayo dito sa La Trinidad Benguet at magkita-kita naman tayo sa ating next vlog sa Sagada kung saan iikuti natin ang mga tourist spot
or place doon sa Lazada. Kaya naman, ito ko na tinatapos ang ating video. Don't forget to like and share this video and mag-subscribe na kayo sa akin channel. Bebang Rica Mata, and syempre, thank you so much Kuya Max and Ate Rio for making this trip happen. At panibagong journey, panibagong memories na naman yung makaalala namin at panibagong video na masishare ko sa mga Bex ko. Kaya, thank you so much ate and magkita-kita tayo sa ating next vlog. Bye! Mwah!